today. Panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So yan, kumusta kayong lahat? Maraming salamat sa nadagdag naman natin na subscribers. Yan, sa maabot ng video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So, ako nga pala si Edgar. Yan, at dito sa aking YouTube channel ay piniplex ko ang aking backyard farm. So, i-plex ko na naman yung isa kong alaga dito sa aking backyard farm. So, dito sa aking bakanting kulungan, so dito natin nilagay yung ating mga napisang Rhode Island Red. Alright. So, 1 week na sila at so far so good. Kompleto pa rin sila, no? So, 8 pa rin sila. Walang vitamins, walang anumang pinapainom sa kanila. So, ang ating inahin ay isang native na manok. And ayan, medyo marumi na nga yung tubig. Dahil pag kumakahig siya ng lupa, ayan, napupunta doon. So, medyo madumi. So, ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo na well, tama yung observation ko, no? So, hanggang ngayon, 1 week na sila. So, nasa lupa, wala sa kulungan, hindi sila tinamaan ng sakit, malakas, at ayan, kompleto pa rin. Hindi katulad nung nakaraan na nilagay ko sa kulungan. 2 months ko silang kinulong, ilang oras lang nung pinalabas ko sa kulungan ay tinamaan agad ng buti. Nung pinasok ko sa kulungan, ayan, isa-isa na sila nagkasakit. So, dun sa mga 8 ay 3 na lang yung natira. So, hanapin natin yung 3 para ipakita ko sa inyo. Ito yung isa sa 3 na natira. Ayan, medyo malaki na rin sila, no? So, magtatatlong buwan na yan. At ayun naman yung 2 sa 3 natira. So, isang lalaki at isang babae. Kung makikita nyo, ay parang may halong native na siguro. Yun yung pinakananay niya, yung nagpisa nung 8 Rhode Island Red natin doon. So, kasi isa lang yung tandang ko dito na lalaki. So, possible na siya rin ang nakasampa. Ayun naman yung isa na Rhode Island Red at 8 yung itlog na iniwan ko sa kanya, 3 yung napisa. Ngayon ay isa na lang yung natira. At ito naman yung nag-iisa natin na tandang. Ayan. So, siguro 4 at kalahati hanggang 5 kilo na ang timbang niyan. Ito yung nangingitlog dun sa taas. So, marami na akong nakuha dyan. Hindi ko na matandaan at hindi ko na rin mabilang. Yung dito naman sa upuan, nakita ko nang umupo yung isang tandang dito. Pero hindi ko nakita na nadagdagan. So, ayan, kinuhanan natin yan ng 4 na piraso ngayong araw. Ay, nawala yung isa dito. Kinuha ko na pala yung isa. Kinuha ko na pala yung isa dito. May nangingitlog na isa din dito. At kinuhanan din to natin ng 2 piraso. So, halos karamihan ng dumalaga ba? Yung inahin na natin na Rhode Island Red ay 8 sila. So, halos lahat ay nangingitlog na. So, meron tayong 2 future na pwedeng gawin natin na inahin. Ayan, tapos isang tandang. Pero yung mga lalaki talaga dito ay kinakatay ko. So, ang dinadagdag ko lang dito ay mga babae. So, mas maraming babae, mas maraming mga itlog. So, marami akong ano. Hindi ko naman kasi paborito yung itlog. Yun. Inuulam ko lang lagi talaga yung itlog. Pero hindi ko siya paborito.
Itlog is life, pero hindi ko siya paborito. So, bakit ko nga ba pinituran yung binibidyo ngayon yung aking mga Rhode Island Red? Gusto ko lang i-record na may point at halos accurate yung aking observation sa aking mga Rhode Island Red. Kasi halos kasi sinasabi na once hindi mo siya kinulong at hindi mo siya pinailawan, ay madali silang tamaan ng sakit. Pero sa observation ko, yung sisiw, basta't hindi siya mailayo sa kanyang nanay o yung naglilimlim, yung natural na init, ay lalakas at lalakas sila. So, well, isang linggo pa lang sila. So, tignan natin next month or sa second other other week o no, or next 2 months, tignan natin kung kumpleto pa sila or talagang accurate yung aking observation. So ayun, umakyat na yung inay, no? Ayan. So mangingitlog na naman siya. Yung inahin natin na yon, yung Rhode Island Red na nangingitlog na yon. Kapag na-reach niya yung siguro mga 24 to 30 plus na itlog, naglilimlim siya. Pero habang binabawasan natin at binabawasan, hindi sila naglilimlim. Ayaw nila maglimlim ng less than 7 pieces, mga 5, hindi nila nililimliman. Hindi ko alam kung bakit. Pero pag 8, ayan, pataas, naglilimlim sila. So, pero dahil nga nakita ko na hindi nila kayang hindi nila kayang mapisa lahat, hindi ko, kasi nanghihinayang ako, imbis na masayang, di, ulamin ko na lang. So, ito naman yung tandang na ito. Naglilimlim siya. Ayan, naglilimlim siya kahit 5, 7. Pero hanggang 10 or 12 naglalagay ako pag oras na ng limlim niya. So, ayun, hanggang dito lang ang aking video update dito sa aking backyard farm. Muli, maraming salamat sa nadagdag na ating mga subscribers. At sa maabot ng video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video. Muli, this is Edgar, simpleng magsasaka from Bicol. Laging tandaan sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Araw mo to, buwan mo to, at taon mo to. Claim mo na yan. Peace! Cheers, guys!